Happy Easter! Salamat po sa inyong pakikiisa sa loob ng nakalipas na apat na araw. Kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag mayroong passion, mayroong resurrection. At ngayong umaga, pagnilayan natin ang katotohanan ng ang kwento ni Jesus ay kwento ng Alleluia. Totoo na marami tayong dapat pagsisihan, totoo na dapat marami tayong baguhin sa ating buhay, pero totoo rin na mahal tayo ni Jesus, at dahil mahal niya tayo, makakaya natin ang lahat. Mga minamahal kong kabataan na mahal ni Jesus, hayaan nating sabayan tayo ng mga alagad ng Emmaus sa pagninilay sa misteryo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Basahin natin ito mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Subalit, sa pagkakataong ito ay magbibigay lang ako sa inyo ng ilang tanong na dapat ay tanungin din ng mga alagad habang sila ay naglalakad kasama si Jesus. Unang tanong, where is your heart? Nasaan ang puso mo? Yung dalawang alagad, may pusong tumitubok, kaya sila pwedeng maglakad. Pero parang iniwanan nila yung puso sa Jerusalem, sapagkat pauwi silang lupaypayang balikat, pagod ang isip, sugatan ng puso, frustrated, talunan. Where is your heart? Hindi yung puso na chinecheck ng doktor, kundi yung puso na nagbibigay sa iyo ng sigla. Where is your heart? Ang sagot, mga minamahal kong kabataan, your heart should always be with God. Your heart should always be with the church. Kapag ibinigay ninyong buong-buo ang inyong puso kay Jesus, ibibigay naman ni Jesus na buong-buo ang kanyang puso sa iyo. Kapag ibinigay mo yung puso, patay ka. Subalit hindi ka iiwan ng patay ni Jesus. Ibibigay ni Jesus ang kanyang sariling puso upang ang pipintig sa iyong pagkatao ay hindi na yung sarili mong puso, kundi puso ng Diyos na nakatanim sa iyong kalooban. Where is your heart? Your heart should always be with the church. At kapag humiwalay tayo sa simbahan, humiwalay tayo kay Jesus, hindi natin talaga maiintindihan ang kahulugan ng ating buhay. Pangalawang tanong, where is your joy? What makes you happy? Yung mga alagad, niyaya nila yung hindi nila kakilala, come stay with us. Come break bread with us. At anong nangyari? Sa paghahati ng tinapay, nabuksan ang kanilang puso, nabuksan ang kanilang isip at nakilala nila, si Jesus pala yon. Where is your joy? What makes you happy? Ang sagot, mga minamahal kong kapatid, our joy is in the cross of the Lord. Our joy is sharing in the passion of the Lord. Itong dalawang alagad na ito, nakilala nila si Jesus sa pamamagitan ng pagpiraso ng tinapay. Ang pagpiraso ng tinapay ay unang hakbang, subalit ang susunod na hakbang ay ibahagi si Jesus sa ating kapwa-tao. We must share Jesus with one another. Huwag tayong maghanap ng buhay na walang problema. Huwag tayong maghanap ng buhay na hindi napapagod. Huwag tayong maghanap ng buhay na madali. Sapagkat ang buhay na madali ay wala ring kwenta. Where is your joy? Your joy should always be in following the Lord. Sa pagsunod kay Jesus, matatanggap natin ang paghihilom. At pangatlong tanong, who really are you?
Sino ka ba talaga? Hindi lang yung pangalan mo. Sino ka ba talaga? Sa kwento ng ating mahal na araw, pwede nating sabihin, ako ay makasalanan. Ang pangit ko. Subalit, ako ay maganda na ngayon sapagkat hinipo ako ni Jesus, pinaghilom ako ni Jesus. If I am beautiful, it is not because I have made myself beautiful. Jesus has made me beautiful. So who are you? My dear young people, you can say, I was darkened by sin, but now I am good, I am beautiful, because I have been healed and I have been touched by the grace of God. Gusto ni Jesus na hilumin tayo. At sa paghihilom na ito, sagutin natin ang mga tanong ng buhay. Nasaan ang puso mo? Nasaan ang ligaya mo? Sino ka ba talaga? Sa mga sagot na ito, nakapaloob yung lihim na kahulugan ng buhay na ating hinahanap. My dear young people, Jesus loves you so very much. Remember that, no matter what happens. Pray for me. I also pray for you. Pray for our country. Pray for the world. The country, the world, needs healing. And let that healing begin in you. And let the healing that God has begun in you become the healing that the world will see. Peace be with you, sabi ng Panginoon. At magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy Easter!